Yo, what's up mga idol? Ngayon po, for this video, gagawa po tayo ng masarap na kutsinta. Siyempre, masarap po ito. Akong gumawa eh. So ngayon guys, maganda lang tayo ng isang planggana. Tapos lagyan natin ng asukal. Ang nilagay kong asukal dito ay 3 pichel at kalahati. At ang katumbas po niyan sa cups ay 14 cups na sugar. Ayan. Tapos hari na po ang susunod natin. 2 pichel po. 8 cups po ang katumbas niyan. Tapos tapioca, flour ba yan? O tarts, basta. Tapioca na lang, ayan. 2 din po, 2 pichel. Pero katumbas po niyan, sa cups ay 8 cups. Huwag niyo pong kalimutan ang asin natin para medyo may lasang kaunting alat po siya. 1 teaspoon. Tapos haluan po natin na maayos yung ating mixture. Tapos lagyan po natin ng 7 pichel na tubig at ang katumbas po niyan sa per cups ay 28 cups. Ilagay ko na lang po sa description box yung aking recipe na kuuntian lang po. Kasi ito po marami itong ginawa ko na to. Ngayon po haluin na po natin yung ating mixture. Pwede naman po kayong gumamit ng, kung wala po kayong mixer, pwede naman po kayong gumamit ng wire whisk o kaya sandok na lang. Pwede rin po yun. Medyo matagal po pero okay din po yun. Pagkatapos natin haluin, medyo salain natin ng konti para matanggal natin yung mga buo-buo. Yan, ganyan lang po. So guys, ayan na. Magtakal tayo ng lye water. 300 ml po yung ating lye water. Ayan, medyo hindi ko makita yung ating measuring number. Ayan. 300 ml po yan. Hindi lang po gaano halata. Ayan. Tapos maglagay din po tayo ng kulay orange na pod color. Ayan, konti lang po, bahala na kayo. Tansyahin nyo lang po yung kulay. Ayan po, dito po natin ilagay yan sa ating lye water para po matunaw talaga ng maayos at parang maluto rin po siya ng maayos. Kasi po pag nilagay natin sa tubig yung ating lye water, hindi po siya gaano matutunaw, magbubuo-buo po siya. Kaya dito po ako naglagay sa lye water. Yan, ganyan lang po. Tapos haluin na po ulit natin. Medyo malapot na po yung itsura niyan dahil po sa nilagay nating lye water. Yan, ayusin lang po natin yung paghalo. Tapos salain na po natin. Okay na po yan guys, tapos na po yung mixture natin na yan. Ayusin lang nyo po yung pagsala para hindi po magbuo-buo doon sa kutsinta natin. Tapos maghanda na po ako ng lagayan. Medyo marami ito. 70 pieces po yung isang steamer na yan. Bali, 4 po na steamer. Yan, nilagyan ko muna lahat. At habang naglalagay, magpapakulo na ako ng tubig. Para pag natapos ako maglagay ng kutsinta sa molder, ay mainit na yung tubig at kulong-kulo na. Yan, hintayin po natin kumulo yung ating tubig habang naglalagay tayo. May buhok pa. So ayan na guys, kumukulo na yung tubig natin at isalang na natin yung ating kutsinta. Make sure nyo lang guys, yung gilid ay hindi singaw. Pwede po tayo maglagay ng basahan sa gilid na basa para hindi po siya sumingaw yung init niya. Doon po lahat pumunta sa gitna. Nakatakpan din po natin ng maayos at siguradong walang singaw ng ating lutuan. At timeran po natin yan ng 22 minutes hanggang sa maluto.
At pagkatapos ng 22 minutes, guys, yan na. Charan, ito ang ating masarap na kutsinta. Siyempre masarap, gawa ko yan. Ngayon po ay tanggalan natin sa apoy at pawalamigin na natin. Itaw po natin yung ating mga kutsinta para po hindi maistakan ng tubig sa ibabaw habang lumalamig. Pwede nyo rin po yung tutukan ng electric pan para mas mabilis pong lumamig. Bago nyo po tanggalin sa lalagyan ang inyong kutsinta, dapat po malamig na siya para hindi po masira yung gilid. Ito na po. Malamig na siya. Tatanggalin ko na po. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng ating kutsinta. Malaki po ang tubo nito kasi po mas marami ang tubig nito eh kesa sa ingredients natin. Sa isang steamer po na yan, ang laman po yan ay 70 pieces. Diba ang dami? Ayan na po ang ating product. At lalagyan na lang po natin yan ng cheese, yung toppings niya sa ibabaw. Ayan po. Lagyan po natin lahat muna. Tapos mamaya po ay titikman natin yung isa. Kung masarap. Ayan na po ang ating finished product. Yan po ang halaga dito sa Taiwan ay 60 NT. Yung 6 na pirasong yan. Di ba ang mahal? Ang laki po ng kita dyan. Tubong lugaw. Siyempre titikman ko muna yung isa, guys. Kung gaano kasarap. Salamat nga po pala sa nakapanood ng video nito. Sana po ay mag-like at mag-subscribe kayo sa aking channel. Salamat po.